kagabi. Pinamukha rin ito ng isang husadong misyon kung ano ang tingin nila sa karapatang tao, kung paano ang mga bilanggo rito sa krap ay kailangan daw lugar sa dapat na kalagayan. Nasing sa alak at kapangyarihan ng kakatsuti, alas 11 na ng gabi, ang kalapagin niya ang tarangkahan ng ilang senda. Nagsisigawan at nilait ang mga bilanggo at biglang pila-pila para sa isang alaman ng pekto. Ang nangyari kagabi ay tuntok lang para sa mas marami at mas nalalang pag-aabuso at paninita ang ginagawa ng pulis at militar laban sa mga bilanggo, lalo na sa mga bilanggong politikal. Pinakikita lang ito kung gaano sila kapulong, abusado, walang respeto sa karapatang tao, kung gaano kadilim ang loob ng bilangguan. Ang kapulukan ng establishmentong pulis at militar sa bansa, ang kinasasadlakang piitan ng buong lipunan. Ibang iba pa sa unang tingin. Ang mundo riyan sa labas, mundong ito sa loob. Na binabakuran ng susun-susong mataas na pader, rehas na bakal, alambring tinik, mababangis na bantay, at patong-patong na mga pagbabawal at paghihigpit upang lahat ay nakakahon sa itinakdang lugar. At walang mangyayaring anumang mapanyayanig. Gusto lang malaya at maluwag dyan. Hawak pa nyo ang inyong oras at pwede pa kayong makagala ng malayo. Ng malayo. Ngunit kung dito'y ang maliit na pasista ay di pa rin kontento sa pagpipinid ng maliit na mundo rito. Sa kanyang sagradong kamao, diyan ay may mas masahol pang malaking pasistang di kontento sa hawak niya sa madulas pang malaking mundo riyan. Ang sining ay hindi lamang para sa sining. Di lamang naririyan bilang palamuti o pangaliw. Di lamang para sa lumilikha o dalubhasa sa sining. Araw-araw sa ating paligid, nilulunod tayo sa mga simbolo at metapora, mga bulaang pampitag, pampalihis, o pampamanhid. Dagsaan mga imahe at salita na umanay na sa wangis ng katotohanan. Maraming ilusyon ng sariling pagpapasya at kalayaan sa lipunang hawak sa leeg ng dayuhang kapangyarihan. Ilusyon ng katarungan at kaunlaran sa bulok at alipis ng nagkakaring sistema. Sa kamay ng mga mulat, sa pamamagitan ng pagtalab sa mga pandama, paningin, pandinig at iba pa, sa forma ng mga tula, nobela, kanta, musika, sayaw, pinta, drawing, effigy, teatro, sine, video. Mapag-iibayo ang pagkising sa revolusyonaryong kaisipan at damdamin ng mga kasama at mamamayan. Pagpupugay sa lahat ng mga bilanggong politikal sa ating bansa! Ang pakikibaka ng mga bilanggong politikal, ang pagkakakulong nila ay simbolo lamang na mayroong bumabastikos. Sila ang simbolo ng katarungan at sila ang simbolo ng pagbabago. Ang kulungan maliit lamang. Mas malaki pa ang kulungan na nasa labas ng kulungan. Itong lipunan natin sa buong bansa, itong lipunan natin, malaking kulungan ito. Makibaka tayo, huwag tayong matinag, huwag tayong tumigil, dahil tayo ay nakakuling din sa malaking kulungan na ginagawa sa atin ng mga dayuhan, ng mga mapang-api at mapagsamantala. Ibagin ang mga pader, rehas na bakal, alambring tinik, na humahati ng malaking piitan
at mapatalsik ang mga pasistang naghahari-harian at mapatalsik ang mga pasistang naghahari-harian sa mga piitang malaki at maliit, kundi sa tuloy-tuloy lamang na pagdami ng maliliit na piitan. Ang malaking mundo riyan ay magiging walang iba kundi kulumpon na lamang ng maliliit na piitan. Ng maliliit na piitan.